Hi guys! Kumusta kayong lahat? May talong ba kayo sa bahay? Kung mayroon, tara, gagawin na naman tayo ng panibagong resipe ng talong na siguradong magustuhan ng lahat. Lalo na yung mga bata. So kung yung mga bata nyo ayaw kumain ng gulay, subukan yung ganitong luto ng talong. Nako, siguradong mapakain nyo sila nito. Napakasarap talaga nito. Kahit talong lang to, hindi nyo akalain na talong pala yung niluluto nyo. Napakasarap talaga, lalo na pag bagong luto. I'm sure magustuhan nito ng buong pamilya nyo pag ganitong luto ng talong ang gawin nyo. To start, mayroon ako ditong 3 piraso yung talong, babalatan ko lang to, tatanggalin ko lang tong skin dito. Yung purpose bakit ko tinanggal yung skin, para dumikit yung breading mix natin pag i-coat na natin. Mahirap kasi pag mayroon skin kasi hindi masyado dumikit yung breading pag mayroon skin, kaya tinanggal ko. So ngayon, i-cut ko lang to ng kalahati yung eggplant natin. And then gamit na rin ako dito ng chopstick, ayan. I-cut ko lang tong eggplant ng ganitong cut. Ayan, i-follow nyo lang kung paano ko i-cut yung eggplant. Itong cut para makagawa tayo ng spiral eggplant. So ayan, balik tarin naman natin at ikat naman natin ng ganitong cut. Anyway, kung bago ka pa lang sa aking Facebook page, my name is Risa, please paki-follow para maging updated kayo every time na may bago tayong upload. So ayan, nakagawa na tayo ng spiral cut. O diba, ang ganda tingnan. So ayan, repeat nyo lang until magawa nyo lahat. So pagkatapos, mag-beat lang ako dito ng 1 pirasong itlog at maglagay na rin ako dito ng kunting water at maglagay rin ako dito ng salt and black pepper to taste. Anyway, tell me where you watching from and comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Ayan, okay na tong beaten egg natin. So ngayon, ilipat ko na dito sa Tupperware yung eggplant natin. Pagkatapos ilagay ko na dito yung beaten egg and then ihalo-halo ko lang to make sure na malagyan lahat yung eggplant natin ng beaten egg. Pagkatapos, gamit lang ako dito ng bamboo stick at insert ko lang dito sa ating eggplant. Ayan, ganyan lang po ang gawin nyo para lang tayong gumagawa ng barbecue. Ayan, ganyan lang po. Tingnan nyo po, napakaganda, di ba? Napakaganda ng ating eggplant spiral. Ayan. So, ganyan lang po. Repeat nyo lang po until magawa nyo lahat. Shoutout mo tayo kay Lini Mauriel from Riyadh. Li Alikami from Kapalong, Davao del Norte. Kilina Lumaog from Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Para sa breading mix, maglagay lang ako ng 1/4 cup na all-purpose flour and 1/4 cup na cornstarch. And then, paghalo-haloin ko lang, naglagay rin ako dito ng kunting salt. So, ngayon, kukuha lang ako ng 1 pirasong eggplant dito. And then, i-coat ko lang dito sa ating breading mixture. Ayan, ganyan lang po ang gawin nyo. I-coat nyo lang po lahat. If you're still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So, paki-heart nyo itong video na to at comment kayo sa baba. I love spiral eggplant. So, ayan, na-coat ko na yung eggplant natin. Ayan po. So, nagpainit na rin ako ng oil dito. At i-fry ko lang ito. Lulutuin ko lang ito until maging golden brown color. Mga mami, subukan niyo itong recipe na to. Sigurado ako magustuhan talaga ito ng mga anak nyo. Pag hindi sila kumain ng gulay, subukan yung ganitong luto. Siguradong mapakain nyo na sila. Napakasarap talaga nito. Kahit talong lang to, pero hindi nyo akalain talaga na talong pala itong niluto nyo. Napakasarap niya, lalo na pag bagong luto. Super crunchy talaga at super masarap po talaga. Kaya try nyo na to sa bahay nyo. I'm sure magustuhan ito ng buong pamilya nyo. Ayan, luto na ang ating masarap na eggplant spiral. O diba, napakadali lang gawin. Hindi nyo akalain na talong pala to. Para siyang potato, pero talong pala tong niluluto natin. Ayan, so ilagay ko lang dito sa strainer para tumulo yung exist oil dito. Ayan, na-fry ko na lahat. So ngayon, ilagay ko lang ito dito sa aking lalagyanan. At maglagay na rin ako dito ng ketchup and mayonnaise. Kayo na po bahala kung anong sauce ang ilagay nyo dito. Ayan po, tingnan nyo po, napakasarap talaga nito. Kahit simpleng talong lang to, pero ang sarap nito pang ulam, pang side dish, or pang merienda. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all. See you in my next video.